Okay, good day. We are looking forward now to another set of discussions for media and information literacy. So far, we are going to continue what we have discussed in the types of media. Ngayon, ating pong susulyapan kung ano po ba ang maaring maging epekto ng mass media. Ano yung epekto mismo ng pagkakaroon ng mass media. Dito lamang natin ito matutulusan sa muli. Ayan, usig tayo. Ano po ba yung mga dapat nating malaman, na dapat nating suriin, mga dapat nating maunawaan sa pagtalakay sa paksang ito? Una, kailangan nating malaman kung anong mass media at kung ano yung mga epekto nito sa atin. Ikalawa, ano yung mga dapat nating masuri? Ano po yung mga dapat nating mapakinggan at maintindihan mula sa iba't ibang mga teorya sa epekto ng media? Ikatlo, we are going to analyze, we are going to evaluate kung ano yung epekto ng media na ito sa mga kabataan. At ikaapat, dapat nating madiscuss sa ating klase kung ano po ba yung magiging epekto nito sa lipunan. Kumbaga, how a particular individual or society is portrayed sa public sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang kasangkapan ng mass media. So, meron tayong apat na susubukang i-meet in this discussion. So, we are looking forward to start. So, pasok tayo sa magiging topic outlines natin. Ano po ba yung definition ng mass media? Ano ba yung epekto nito sa atin? Ano po ba yung kahalagahan sa mga epekto na ito sa bawat isa sa atin? At kung paano makikita ng tao in a way na ito kami, ito yung lipunan, ano yung epekto ng media sa amin. So, what will be your possible performance task? Mag-essay writing tayo. So, looking forward to our example for today, ano po ba yung nag-viral dati? Ito, the year 2019, may nag-viral po dati na ang pangalan ay si Upuan Girl. Nako. So, ayan o. Ito yun, medyo nakakagulat din ito. Kumbaga, makikita natin dito na, ay, bakit? So, alamin natin. Dito natin malalaman kung ano ba yung epekto. So, tara, pasok tayo dun sa perspektibo ng post. Sige, basahin natin. Ng, hindi naman ganong kasuri, ganong kaigi. Okay, let's go. Shoutout nga pala dun sa lalaki kanina sa MRT. So, pauwi ako sa condo, sumakay ako MRT mula North Avenue to Araneta, Cubao. Nasa harap mo ako, ano man lang sana yung pusa kang nagpaupo. Patingin-tingin ka pa, yun. Masahin natin mabuti, oh. Kala mo, di ko nahahalata yung pagiging ungentleman mo. Sana hindi yan gawin sa nanay mo. Diba? Sigurado naman matanda na din nanay mo kung may kapatid ka mabay, kung meron man. Kung ano yung kinapangit ng mukha mo, yung din kinapangit ng ugali mo, bagay na bagay yung mukha mo sa ugali, perfect combination pare. So, okay. In this post, we're going to see na, grabe, napaka-judgmental nung dating. Grabe yon, savage. So, kung susuriin natin yung word for word, parang gusto niyo yung, parang, alam mo yun, yung tipo na, magpapaka-gentleman yung girl, yung lalaki dun sa babae. Siyempre, di ba? Sa mga times noon, di ba? Ang gentleman noon, kapag nandun ka sa sasakyan, mga, lalo na mga public utility vehicles, being a gentleman in a way na nagpaparaya yung boy in order to give a woman a seat. Pero dito kasi, ayun, yung tipo na wala namang ginawa sa'yo yung tao, ay baka pagod din naman yung tao, kaya hindi nakapagpaupo. Baka pagod din. Ba? Kasi di ba, usually kapag pauwi, ang biyahe niyan, maraming tao, siksikan sa sasakyan. Pansin yun? See the context of the first paragraph. Pauwi ako sa condo. Sumakay ako, MRT, mula North Avenue to Araneta, Cubao. So, isip namin, pagod naman, pagod yung tao eh, nagtrabaho din yan, kagaya niya. Ano naman eh, nagtrabaho din yan, kagaya niya. Nag-work siya ng 8 hours a day, kagaya rin niya. Imagine. Grabe, ang bilis maging judgmental.
parang hindi ka lang pinau, parang yung tipo na lumalabas, hindi mo lang ako pinaupo, ganyan ka na. Diba? Imagine nyo yun. Imagine nyo yun. Kapag ganun yung na-encounter din natin to the reality scene sa buhay. So, minsan naisip natin na, naku po, bakit ganito itong pinos ni ganitong individual? Minsan din natin maintindihan yung mga ganun. Pero, the question kagad, is this critically ethical at all? Siyempre, hindi. Walang ginawa sa yung tao, pero hinusgahan mo. Diba? Tingnan mo, hinusgahan mo na physically, hinusgahan mo pa valually. Kumbaga, ito yung kapintasan, dinagdagan mo pa. Ano natin gagawin yung ganito? This is not a good example at all. So, syempre, context clues, tama nga naman yung babae. In a context clue lang yun ha, pero, syempre, minsan, we need to know what is the other side of the story. So, whatever it takes, this is still not good at all. Hindi naman siya kilala ng tao. Paano yun? Kung kakilala mo, syempre, di ba, naman lang pa yun. Ito, hindi niya kilala. So, talo ka agad yung lalaki. Ito, hindi man lang niya naipagtanggol yung sarili niya. Ah, sakit nun. Sakit sa feeling nun. Kaya, kapag tayo naman, let us be careful to what we are telling in social media. Kasi kung yan, mga pekton dyan, pag yung lalaki na nag-trending. Hindi ko naman kilala yan. Naano ko ba yan? Mga ganun perspective, medyo magiging cautious tayo pagdating doon. So, ngayon, in order for us to proceed, ano nga ba ang mass media? Tara, let's analyze things. Ano po ba ang mass media? So, ito ay isang pamamaraan ng komunikasyon na nagbibigay ng isang proseso kung saan na nagkakaroon tayo ng pagpapasa ng mga impormasyon sa iba't ibang mga pamamaraan sa large number of people. Marami ang nakakatanggap ng impormasyon ngayon. Large number of people eh. Madami. Ngayon, ano po ba yung mga dapat nating ma-encounter ng mga epekto nito sa atin? Ang una, ayon kay Maxwell, the year 2010, Dennis Maxwell, media effects are the intended or the unintended consequences of what the mass media does. That was defined as the media effects. Ngayon, dito natin makikita kung ano yung nagagawang tama at kung ano yung nagagawang mali kapag na-utilize natin yung mass media na yun. Okay? Yung mass media material na yun. Looking forward, let us proceed. So, we're seeing the mass media and the media effects in one definition. Mass media and the mass media effects, we're going to summarize a little bit of the early slides, repeating to read. Mass media refers to the channels of communication that involves the transmitting of information in some way, shape, or form to large number of people. Media effects, on the other hand, are the intended or unintended consequences of what the mass media does. Ngayon, proceed tayo. Ano yung epekto? Okay. Seeing at the images, the image below rather, tara, analyze natin ng sama-sama. What comes in your mind controls the technology you have. Fetch my emails. I'm gonna command the phone. Fetch my email. Oh, email ko. Oh, ano ba yung dumating sa email ko? Dumating na trades ko? Dumating na pag-alire? Dumating na ba yung letter na kailangan na inaantay ko? Ganun. Navigate to dyan sa auto. Mapa. Buksan mo yung maps. Hanapin ko yung bahay ni dyan. Show me the news. Anong balita ngayon? Anong bago nating chismis sa mga sandaling ito? Oh, ngayon, pwede mo rin diktahan yung cellphone mo. Oh, padala mo itong larawan na ito kay Lynn. Siyempre, sa dami na sasabihin mo,
ang isa lang isasabihin ng device mo. Yes. Sige, gagawin ko. Ganon. Ganon ang technology kasi ngayon. We control what the material is. What the function of the material is under our control. Pero, in reality, kahit ang dami mong ginagawa, yung kumbaga expect mo, yung expect mo talaga, oh, email ko, punta mo ako dun sa bahay ni John, ano yung bago nating chismis, and pakidala na itong picture nito kay Lynn, pero pagdating no, sa reality ng buhay, ito yung cellphone, lowbat na ako, please pakicharge ako. Wala akong signal, bigyan mo ako ng internet access, send me some wifi. Kapag dating naman sa email, ang sarap ng tulog mo, may nag-pop up doon sa ringtone ng cellphone mo, oh, ito, may bagong email, basahin mo, kailangan mo yan. Oh, halimbawa, may tumatawag ganito eh. Halimbawa, tumatawag yung magulang mo, may problema, kuno. Oh, tatawag, magre-ringtone na naman yung cellphone. Oh, you have a call, answer this call. Oh, halimbawa, kapag may mga nag-order ganito, yung mismo yung tipo na, nakikita natin na, it's either you control the technology device that you had or the device can control you. Seeing these two pictures, iba yung nagagawa ng technology. Nung dapat na ikaw ang kokontrol sa teknolohiya na yon, ngunit ang lumalabas ay parang ikaw ang kinokontrol ng teknolohiya na yon. Is it the right way? Minsan naiisip natin, no, we are the third party theory. Naiisip ng tao na mas immune sila sa media influence kaysa sa iba. Naiisip ng mismong user na, ay, sanay na ako dyan. Diba? Tipo na, ay, sanay na ako dyan. Hindi na bago sa akin yan. Minsan makikita natin yung pagiging radical pagdating sa mga kaisipan na ito. Tao ba yung kokontrol ng teknolohiya na yon, or either yung teknolohiya na yon yung gagawa ng pagkontrol sa tao? Diba? Nakakalungkot? Nagiging hati pa yung ating diwa ukol rito. Oh, seeing the reality side. Second effect. Meron tayong tinatawag na reciprocal effect. Pag ang tao ay nakakuha ng isang media attention, it influences the way the person acts or the way the event functions. Example natin yung Battle of the YouTubers kay Rendon Labrador. Oh, one good example, Rendon Labrador. Meron siyang content na nag-trending na nakakuha sa attention ng mga tao, though negative. Pero, nakakuha siya ng attention sa tao. Mari maka-apekto yun kung paano yung control nito sa tao. Halimbawa natin yung example niya. Oh, ito yung goal ko. Ito yung goal mo. Ito ka. Ito yung goal mo. Oh, iwan mo. Kahit pamilya mo pa. Oh, yun yung nasa example nung ano eh. Yun yung nasa content na yun na medyo naging controversial yung kay Rendon Labrador. Pero ano yun ha? Pero hanggang ngayon, sikat pa rin si Rendon Labrador. Imagine yun. Parang tipo na, content ba? Ito yung content niya. Ganun siya mag-motivate ng ano. Kumbaga, yun yung nagiging way niya, paano mag-motivate. Nagiging hard real talk, mga ganun. Yun yung napapansin natin doon. Kumbaga, kung ano yung nakikita mong action, kung saan siya nakakuha ng attention, hanggang doon, possibly hanggang sa katagalan, ganun yung ipakita niya sa'yo. Pwede maka-apekto kasi yung ating ginagawa kapag nadadali tayo ng isang media scope. Pansin po natin, we increase the self-consciousness. Nagiging aware tayo around what's within us. And syempre, kapag nagiging aware tayo, nandun papasok yung, ay, ito pala dapat yung ginawa ko.
ay, ito pala dapat yung inayos ko. Ito pala dapat yung desisyon na sinetel ko. Pa, ang hirap. One example do sa PBB. Yung mga nominado, yung bakit may naiibig sa bahay ni Kuya? Ayan, yung example yun, no? Mga nanonood ng PBB dyan, alam na. You know the drill. So, yan. Third example, third theory, meron tayong tinatawag na boomerang effect. So, ano nga ba ang boomerang effect? So, ito, magandang example. Magandang ano to. Ito yung media-induced change that is counter to the desired change. Ito yung inaasahan mong change, pagbabago, pero bumabalik eh. Halimbawa natin ang isang boomerang. Halimbawa, ang boomerang ay binato mo, hinagis mo yung boomerang na yun para makakuha ka ng isang saging at babalik sa'yo. Kasi paikot yun eh. Paikot yung daloy ng boomerang na yun. Okay? Kung ano yung gusto mong maging pagbabago, yung possibly, yung minsan yung kabalik na rin yung naging resulta. Kumbaga, ito yung expected mo, pero iba yung nangyayari. Yun ang boomerang effect. Another one is a theory proposed by George Gertner. The cultivation theory. So, it states that the media exposure, specifically to television, shapes our social reality by giving us a distorted view on the amount of violence and risk in the world. So, as we see, okay, nakikita po natin ka na nakukultivate natin yung kultura na mayroon tayo sa pamamagitan ng ating mga napapanood, napapakinggan. Pero usually ito pag sa TV. Halimbawa, nagkaroon tayo ng mga action movies, especially MPJ o kaya mga Philips and Butter ng mga movies. So, syempre, di ba, mas litaw doon yung mga barilan, yung mga violence. Parang kung magkakaroon ng conflicts dun sa mga expected na dapat makita ng mga viewers, lalo na kung may batang nanonood. So, magkaroon tayo ng epekto. If you keep that watching, ito, one example in the picture, if you keep watching that violence, your head is going to explode, splattering your mushy brains all over my nice clean carpet. That's cool. Sabi ng bata. Kumbaga, kung ano yung ginagawa ng tao, laki ng epekto niyan. Kahit sino naman, matatakot dyan eh. Minsan naiintindihan natin na, bakit ganyan? O ba? Parang, mas na-trace out natin yung mga bagay na dapat na ito. So, medyo, dapat nakokontrol natin kung ano yung mga napapanood natin. Kasi, di ba, kadalasan, kung ano yung napapanood, ginagaya. Kung ano yung napapanood, sinusundan. Kung ano yung pinapanood, sige, ito pala yung napapanood. Kung tama pala yung ginagawa. Parang sa pananaw, ito pala yung tamang gawin. Sige, tara, subukan natin. Tara, gayahin natin. Tara, let's play. Mga ganon. Paano lang kung yung bata, walang kamangmang nanood ng action movie, baril-barilan, kung nakapanakit. Minsan may isip natin na, dapat medyo magiging maingat tayo sa mga pinapanood natin. Dito papasok yung ating MTRCB na kung saan makikita natin na ito yung mga dapat panoorin ng mga bata. Ito dapat yung panoorin ng mga 18 above, ganito pang dapat panoorin sa lahat ng edad, etc. Responsable ang estado sa pag-utilize ng entertainment content. Paano po? We are going to seek forward sa ano yung dapat makita ng bata, ng mga youth, according to each bracket, suitability of audience. Kumbaga, suitability of the audience. Ngayon, makikita po natin what can things bring by the MTRCB. MTRCB is the government agency responsible for rating the television programs. So, hindi lang pala palabas sa TV.
yung sinusuri nila. Pati mga movies natin. Makikita po natin na, di ba, pag nanonood tayo ng television, ay may nakikita po tayo na parang may logo na PG, G, SPG, trabaho po ng MTRCB yun. Makikita natin doon kung gaano dapat papanoorin yung content na yun, yung palabas na yun kuno. So, the comfortability of the audience to watch is the main priority kung bakit nag-exist ang MTRCB. So, dito natin makikita yung television classification ratings, rated G or the general patronage kung saan pwede para sa lahat ng manonood. Meron tayong rated PG or the parental guidance, kailangan ng patnubay ng magulang ang kinakailangan. Or even rated SPG or the strong parental guidance, mahigpit. Grabe. Mahigpit na patnubay at gabay ng magulang ang mas kinakailangan pagkat ang nilalaman ng rated SPG depende sa tema, depende sa lingwahe, mayroon ba itong content ng violence, mayroon bang sex na involved, mayroon bang content na nakakatakot, horror, eh, hindi naman lahat suitable sa audience ang horror, or even may involvement of the drugs. Meron naman tayo sa movie classification ratings na kung saan nakikita naman natin, ano po ba rated G, yung rated G, ganun pa rin, rated PG, parental guidance pa rin, meron tayong R13, or kumbaga meron tayong limited for 13 years old, 16 years old, and 18 years old, and above. So, eto na siya. Let's see the movie and classification ratings. C. Letter G. The rated G is the definition na kung saan viewers of all agencies are admitted. Pwede pong panoorin ng lahat ng mga audience pag rated G ang palabas. Pag sinabi natin rated PG, makikita natin na viewers below 13 years old, kailangan meron tayong parental guidance. Kailangan natin ng patnubay ng magula ang kailangan. Meron tayong rated R13 na kung saan ang mga audience natin mula 13 years old pataas lamang ang maaaring makanood. Ang mga ganong palabas. Meron din naman tayong palabas na R16 kung saan ang pwede lang manood ay mga nasa edad 16 years old pataas. And also, meron din tayo rated R18 kung saan ang mga edad 18 lamang pataas ang pwedeng manood. Pero, hindi natin dapat makikita sa isang palabas ang rated X. Pag sinabi natin rated X, ito yung mga hindi pwedeng panoorin. X-rated films are not suitable for public exhibition. Bawal ipalabas sa tao. One example, may pornographic content. Bawal ipalabas yan sa tao. Yung mga massacre time, mga on-footage massacres, medyo delikado rin ipanood yun sa tao. X-rated din po yung ganun. Kaya hindi po lahat ng movies na naipalalabas ay maaring panoorin in general public. Kumbaga, hanggang ngayon ay ni-utilize pa rin natin at monitor at yung mga palabas na lumalabas on screen via MTRCB. So, for the link provided, makikita nyo po dito kung ano po yung mga pinaka-description ng mga rated classifications for the movies and television. Nasa link, may link po dito nakalagay sa ating slide. Also, meron tayong tinatawag na agenda setting theory. Ito ay gawa ni Lipman, McCombs, and Shaw. This is a proposed theory. Ano bang meron dito? This is a process. Proseso siya. Whereby the mass media determine what we think and worry about. What comes into our mind in this image? Ito yung labanan sa pagitan ng ano yung agenda mo, ano yung nakikita mo looking forward to the reality papunta sa realidad. Proseso siya. This is a triangle
process. Parang nakikita natin yung expectation versus reality. In a way na mas naiisip mo yung mangyayari in a way na ito yung bigger picture niya. Ito yung naiisip ko. Sige. Ito yung plano. Ito yung naiisip ko. Then, makikita ka agad natin the following day kung ano yung maging pangyayari. So, okay. Formative assessment. We're going to have a formative assessment. Short, ano lang naman. See the cartoon utilized here. So, we're going to make a formative assessment that first activity na, one of your activities po. Una, ano yung nakikita ninyo sa larawan na ito? Paano nyo siya i-interpret? Good thing na ipa-activity to. Ano po ba yung inyong mga nai-interpret sa larawan na nakikita ninyo sa inyong screen? Ano po ba yung perspective nyo dito? This will become one of your activities in this topic. Okay, media effects. So dito, meron tayong tinatawag na propaganda. Ngayon, ang propaganda model, paano natin namamanipula yung mga tao? One example, ngayong election. Diba? Kampanya dito mga kandidato, kampanya dito, kampanya dito, kampanya doon. Siraan dito, siraan doon. Oh, so, habang nagkakaganon ang mga pangyayari, ang tao naman ay sunod ng sunod sa mga nakikita. Kumbaga, ito yung way na nakokontrol ng mga propaganda techniques ni materials kung ano ang dapat nating ikilos. Ano yung dapat nating sabihin? Ano yung dapat natin pang malaman? Kung nakokontrol tayo ng teknolohiya sa pamamagitan ng mga propaganda materials. Hanggang ngayon, medyo effective pa rin to. Though sometimes di nga lang maganda ang nagiging resulta. So ngayon, para malaman natin kung ano ang propaganda, ano nga bang propaganda? So okay, ang propaganda ay isang ideya, isang pamamaraan na maaring overacting, maaring mali, na maaring kumalat in order to make effect in a political way sa isang tao, sa isang sistema, and many more. So, sabihin natin, isa itong uri ng paninira na kung saan, ito yung pwedeng, pag kumalat ito, maapektuhan ito yung reputasyon ng kabila. Yung reputasyon ng sistema, yung mga pananaw sa sistema, sa tao, mababago po yun. Yun yung kayang gawin ng propaganda na hirap pigilan. Para saan nga ba ang propaganda? Una, sila laban sa atin. Halimbawa, kung tayong inaatake ng propaganda, halimbawa ito, si Manliligaw A, ito ay matino. Good boy daw kuno. Good boy naman talaga daw. Good boy naman talaga. Ngayon, si nandito yung circle of friends, nandito si possible Caribal B, pwede rin yan. Pwede natin gawin example yun. Ngayon, si Caribal B at si circle of friends ni Nililigawan ay maring gumawa ng anumang hakbang laban sa reputasyon mo para siraan ka, para bastardin ka rin yan. Dapat binastard ka rin yan kasi ganito ugali. Pero, yung mga sinasabi niya ay hindi naman pala totoo. So, paano laban mo dun? Minsan kasi, meron tayong tinatawag na
brainwashing or any such control of the people around. Kumbaga, kung sino yung nakasa-spheres of influence ng tao na yun, maaari kasi maka-apekto yun sa'yo. Yung tipo na tama namang ginagawa mo, wala ka namang niyurakang iba, pero sisiraan ka pa. Paano natin siya mare-resolve? Gawan mo lang na mabuti kahit anong ginagawa sa'yo. Pero hindi madali yun. Pero, effective yun. Stereotyping kasi ay isang paraan kung paano lumalakas yung mga propaganda. Diba? Kumbaga, in order for them to get the favor, kailangan pa nilang manira. Babalikta rin nila yung totoo. Maaring pong mangyari yun. Propaganda? Lie, the truth, or the lie. See the photo. Saan ka ba naman nakakita na pinainom mo, pero bakit may nakatutok na rifle sa kanya? Grabe yun. We're seeing this photo around. See the irony of it. Inulungan mo, pero bakit may rifle sa kanya? Traitor to. Parang lumalabas. This is a part of traitorship. You know? Pinainom mo na yung tao, pero bakit may nakatapat na rifle sa doon? Minsan mapapaisip tayo ng ganun. Oh, see the photo. Ngayon, in order for us to take things, gusto nating malaman kung what is posted in the social media is a propaganda. How do you know, rather? This is a output recitation. How do you know when what is posted in a social media na propaganda ba ito? Paano ka nagre-react na kung yung post na nakita mo ay isang propaganda lang pala? Paano ka magre-react? Then, ano yung i-re-react mo dapat? Pangalawa, another assessment to, another activity nyo rin to, paano nyo po protektahan yung sarili nyo sa influensya ng propaganda sa social media? Ano yung inyong gagawin para maprotektahan nyo yung self-security nyo laban sa mga black propaganda na ginagawa sa mass media? So, we're seeing it. Another cartoon analysis. Let us think deep of it. When our mind was controlled by any forces of technology, we are seeing to the bigger side na, ito yung utak. Yung utak parang TV, utak TV na rin. Yung diwa natin nakokontrol na rin ng mga technological items na mayroon. Actually, yung pangalawa, medyo totoo yun. Yung tipo na, nahook ako madalas sa TV. Tapos, okay, yan. Madalas ng routine, unood ako TV, nunod sa palabas. Ano yung pinaka topic, ano ba yung pinaka kasunod na kabanata? Lalo na sa mga mahilig, manood, okay, drama. Yung mga, tipo na, halos nakatutok na yung mata at yung utak sa screen ng TV while watching the next episode kuno ng ganitong palabas. Nakokontrol na tayo minsan ng mga kagamitan na yun in a way na pati yung lifestyle natin ay nagiging part na siya ng buhay na ganito. Sa oras na to, nanonood ako TV. Ito yung inaabangan ko palabas. Sige, kailangan ko miskin. Nanonood ako ganito. How is this person portrayed in public by different types of media? One example kay President Rodrigo Duterte. O, di pa tapos term niya. June 30 pa tatapos yung term niyan. May positive, may negative, may pumapag, may apolitical. Kumbaga, makikita po natin dito yung iba't ibang pananaw ng tao. May times na maganda. May times na okay naman. Middle lang. May times na hindi.
Diba? Above those past years in his administration, marami kasing nangyari. Especially, nasa kanyang 10 minutes natapat ang COVID crisis. Siyempre, halos naman lahat ng bansa sa mundo ay hindi prepared sa ganitong outcome. So, lalo pang nahati yung pananaw ng media after all what happened. Oh, another individual, Senator Manny Pacquiao, running for president. Oh, ay, ito yung, ito pa si Pacquiao. Si Pacquiao, mas kilala to bilang isang atleta, isang boksingero, na naging senador, naging congressman din. So, syempre, hati din sa kanya. Tulad nung kay President Duterte, ganun din yung kanya. Kumbaga, hindi natin control kung ano yung nasa diwa ng mga tao, kung ano yung magiging perspective nila sa atin. So, another example, Chris Aquino. Si Chris Aquino ay queen of all media. So, paano natin siya nagpo-portray? Ito yung tawa niya. Yung tawa niya ganun, yung talaga yung hindi natin makakalimutan sa kanya. Ngayon, Chris Aquino is a very influential person in the media. So, paano natin siya makikita in a portrait basis? Paano natin siya i-describe? Ganito pala ito. Oh, ganito yung attitude na nakikita sa kanya. Ito yung nakikita natin sa kanya in a good, in a middle, in a bad side. Kasi hindi natin maintindihan. Pwede rin ito. Magandang example. Sander Ford. Okay. Magandang i-illustrate natin kung ano po ba yung portrait ng mga tao kay Sander Ford sa positive, sa negative, and the neutral way. Ito, maganda rin itong ipa-recall to in the recall of the past lesson. Para, ano ba? Activity na rin to. Gawin na rin natin itong isa pang activity. Okay? Kumbaga, i-illustrate nyo kung ano yung portray ng tao, nung tao in a sa positive side at sa negative side ng mga nabanggit. Number one, si President Rodrigo Duterte. Pangalawa, si Senator Manny Pacquiao. Ikatlo, si Chris Aquino. Ikaapat, ito si Sander Ford. Ito also, maganda rin tong isama sa inyo activity, no? Ano yung positive and negative na portray ng mga individuals ito sa public, sa positive at sa negative way. Number five natin, ng ALDAB. Nila Alden Richards at ni Wayne Mendoza. Ano yung positive side, ano yung negative side na nakikita ninyo sa social media. Another one, street children. Mga namamalimos. Paano nyo siya ipoportray sa publiko? In a way na, ito yung nakikita ko sa mga comments, ito yung mga nakikita ko along the social media world. Ito pala yung nakikita ko na ano yung, ito pala yung nasasabi nila. Ito pala yung napapansin nila sa positive at sa negative way. We're going to portray them also. Also, meron din tayo yung mga Muslims natin. So, Eid al-Fitr. Ano po ba yung description natin sa Muslim? Sa mga Muslim. Ano po ba ang description ng tao in the media sa positive at sa negative way? Kasi for sure, ang mga Muslims din natin, mga kababayan na hindi rin nakakaligtas sa mga kapintasan. We're going to be real about this, ha? Kasi di ba, minsan may mga Muslims na napoportray na ganito raw sila, ganon. Di ba? Masasagot niyan sa inyong output kung ano yung nakikita ninyo in the social media na, ito pala yung perspective sa mga Muslim sa positive way at sa negative way. Also, we're going to portray also the police. Ano yung nakikita niyo positive sa side ng mga police? Ano yung negative side na nakikita ninyo sa mga police? Also, we're going also to describe ang mga nagrarally, ang mga kadamay, ang mga miyembro ng kadamay. Paano sila ipoportray sa
in a way na ito yung nakikita ko sa positive side, bakit pala ano yung pinaglalaban ni Kadamay, ganun. Ano yung sa negative side, ano yung about dito sa pinaglalaban ni Kadamay. Ito, balik tayo. Yan. Ipoportray natin kung ano yung naging epekto na to sa social media in a way na, ito sa comment section, nakikita ko ganito pala yung Kadamay. Positive way, tas negative way. This person portrayed an image in a type of media. Ngayon, sa last item po ninyo, yung inyo pong sarili. Itong sarili mo, ano po ba yung inyong, ano po yung pagkaka-feedback sa'yo ng media? Ano ba yung nakikita nilang positive sa'yo, yung negative sa'yo? We're going to assess about it. Then all, and now, for your last activity din. Ito, marami tayong activities sa list natin po. Sa performance task, we're going to write a reaction paper about the talk, how the media affects the youth by Oda Faremo Lindholm. Your reaction paper must have a title, an introduction, a body, one main argument, and two examples, and the conclusion. So, dito po yung pinaka-link. How the media affects youth, year 2015 po yan. So, meron po tayong provided link na nakalagay sa ating presentation. So, we're going to sum up your activities. Ito, yun nga, gagawa kayo na reaction paper. Not less than 12 sentences. And meron tayong rubrics na ibababa. Na ipapadala ko rin in a way na ito pala yung, ito, one example. Ito yung rubrics pala rather. Sorry. So, sa introduction, background, define the problem. Ito, nakikita natin po yung ano natin, pinakamataas po natin yung 5 points, pinakamababa po, 0. So, ayun. Makikita natin introduction, yung body, yung conclusion, yun yung ating gagawin. Performance task B, also gagawa rin po tayo ng another essay about our analysis and evaluation of the effects of media sa mga kabataan ang Pilipino. Ano po ba yung inyong nakikita? Ano po ba yung nais ninyong i-assess? Ano yung epekto na mayroon ang social media sa bawat isang kabataang Pilipino? In your own way. In your own expression, reflections, evaluations. Yung essay po natin, dapat may title. Dapat may introduction, may body paragraph, one main argument with two examples and a conclusion. Not less than 12 sentences. May rubrics din po tayo, gagaya rin po dun sa kabila po ninyong performance task. Yan. So, in order to sum up for your activities for today, first activity po natin, kumbaga, isum up po natin yung inyong mga gagawin. Una po, cartoon analysis. Gagawa po tayo ng cartoon analysis po rito. Ano po ba yung inyong interpretasyon sa editorial cartoon na ito? Pangalawang activity, we are going to see the portraying. Kumbaga, paano po natin ipoportray yung mga tao na to sa kung paano yung nakikita natin sa social media. Paano po? Ito, one example. Add tayo some slide. Okay, let's add some slide. Yan, sarwa. Adjust natin konti. Yan. Ngayon, sa inyong gagawin ito. Insert tayo ng tatlong table. 3-column na table. Aha. Dito natin makikita yung dapat natin gawin. Una, personality. Personality group. Personality group. Yan. Tapos, ano yung positive portraying sa kanya? Positive portray. Ano yung negative portray? Yan. Dito sa positive and negative portray, ang ibabase nyo po, yung nakikita ninyo online.
sulat nyo lang ano yung napapansin ninyo dun sa mga candidate, sa mga pinakita natin sa larawan. Number one. Halimbawa, number one, Rodrigo Duterte. Ito napapansin ko, ano yung, ito yung napapansin ko na portrayment sa kanya. Ano yung negative na nakikita ko? So, ilan naman sila, ilan ba sila? Duterte, Pacquiao, Chris Aquino, Sanderford, yung Aldao, yung mga street children, yung mga Muslim, yung mga pulis, yung kadamay at yung sarili nyo. Bale, 10 po yan. 10. May po-portray po tayong 10. Also, we're going to put up your activity. Your third activity will be a performance task. Bale, papanoorin nyo po yung clip ni Oda Faremolinho, yung How the Media Affects You, the year 2015. Sundan po natin yung instruction na nakababa po sa atin. And write a reaction paper po yan. Then also, your fourth activity, write an essay about the analysis and evaluation of the effects of the media to the Filipino. Ito yung ano yung naging effect, kumbaga, ano yung nakikita mo, ano yung epekto ng media sa mga kabataang Pilipino. So, same instructions pa rin po yan. So, yan, for more questions and such concerns for our lesson for this day, you may inquire us to the comment section na ipapaskil din naman sa ating Google Classroom. So, that ends for today's discussion. Maraming salamat na nakasama ko kayo sa discussion na ito. Magandang araw.